Good morning po. Welcome back sa ating lecture room. And I'm so happy to announce, andito na po yung pinakakaantay nating implementing rules ng extended estate tax amnesty. And dito nga, wakas, nandito na. Revenue Regulation Number 10-2023 issued by the Department of Finance as mandated by the law and the Republic Act 11569, which extended the original estate tax amnesty. Okay, so ano po ba itong revenue regulation na ito na ang tagal nating inaantay, no? Well, basically, this is just the implementing rules to implement the law, no? Yung sabi nga natin, Republic Act 956. And ito po yung nag-extend for another 2 years hanggang 2025 po. And karami pong happy masyado dito, no? And take note that this was signed by Secretary Benjamin Dok, no, ng Department of Finance on September 5, 2023. And it was received by the BIR. Alam natin, ang BIR po ang implementing agency nito pong collection sa estate tax amnesty on September 8, 2023. Take note lang po, no, that it will have to take effect upon the publication in the official gazette. Pero I think few number of days lang tapos na yun kasi malapit na matapos ang publication yan. But nevertheless, ito na po yung regulations na pinaaantay natin. And what is in here, no? Basically, ito pong Revenue Regulations 10-3 Act 23, it actually amended, no, itong Revenue Regulations number 6-219. Ito kasi yung existing noon. Inamend lang ang certain provisions na section 2, 9, 13, no, and 16. Oh, apat na sections dito ang inamend at pinalitan because merong bagong stipulations or mandate doon sa bagong pinasang batas, no? So, pag sinabi po natin inamend, may pinalitan lang, no? But these kind of changes are very, very material, no? So, ano po ba yung mga amendments na yon, no, na gusto nating malaman? Okay. Sa amendments, number one amendment is that yung coverage ng estate tax amnesty, and alam ko po, alam na ninyo nito, is that nilalakip dito ang estado yaman ng namatay noong May 31, 2022 or mas maaga pa dito. Ibig sabihin yung on or before May 31, 2022 deaths pababa, no? And ibig sabihin yung dating coverage na 2017, wala na yun. Ngayon, covered na May 31, 2022. Kaya nga, napakaganda nitong batas na ito because it will benefit many those who have not yet settled the estate. Kasi ang reklamo nila, pandemic, tapos it takes time, tapos hindi makapirma. Diba? Dahil ang mga estates, hindi nagko-cooperate yung mga heirs sa estate ng deceased. So, nagkakaroon ng problema. Kaya itong batas na ito, the implementing rules, ito po ang magsusolve ng problem. Alright, now, number two, time of payment. Ito po yung second amendment po, no? And nakalagay dito, within June 15, 2023 until June 14, 2025. Ang bilis po ng panahon. And we know for a fact that pagkabukas, next year na, 2024 na. So, ang point po dito is that bilisan po natin at mag-apply na po tayo, mag-avail na po tayo dito sa estate tax amnesty. And of course, number three change, which is the most dramatic change of all, ito pong payment and issuance of the e-car, no? Yung pagbayad po ng estate tax at yung pag-issue po ng electronic certificate authorizing registration. Ang sabi nga dito is they are distinct and separate, no? Iba silang bagay, no? Distinct and separate from each other. Iba po yung bayad, iba rin po yung pag-issue ng e-car para po i-transfer na yung title sa pangalan ng mga heirs or the transferees, no, for that matter. So yun po ang main change, no. However, remember that itong number 3, ito po ang pinakamaganda sa lahat, no. And ano ba talaga ang nilalaman nito?
itong klaseng sabi natin magandang ito. Well, actually, it talks about that the heirs lang. If they are cooperating heirs, yung mga heirs na hindi nag-aaway, cooperate sila. O sige, gawa tayo ng extrajudicial settlement or kung isa lang heir, gawa tayo affidavit of self-adjudication, gawa siya. So, ibig sabihin, kung maraming heirs, they do not fight with each other and they agree to settle and adjudicate the estate na wala ng court action. Kaya nga, extrajudicial, meaning to say, outside court, no? So, execute sila ng tinatawag nating extrajudicial settlement, no? Okay. But as compared to the fighting heirs. Ito po yung fighting heirs. Ika-away, no? Kapitanggut na lupa or maraming mga lupa, pinag-aawayan. Hindi naman nalang madala pag mamatay sila. And yan, they fight. Ito ang aking share. Ito ang akin. Dahil akong bunso. Yun ang away, no? And with that, ito yung problem noon na hindi daw sila makapag-settle ng estate tax. Dahil nga, one of the major requirements before was that kailangan kasabay, mandatory requirement, yung extrajudicial settlement or affidavit of self-adjudication or court decision para sa probate or sa judicial intestate settlement. Eh, hindi man lang nagagawa. So, hindi rin nakabayad ng estate tax. Now, in this particular law na bago natin, 11956, is that pwede na po magbayad kapag hindi nagko-cooperate ang mga heirs, pwede na po magbayad directly ang isa sa mga heirs, no? Or isa o dalawa sa kanila. And sa kanila po yung settlement, yung transfer ng property. Kasi kung magkakaso sila or baka mamaya later on, magkakaayos sila. So, I have to divide my lecture on how to avail, no? And how to process the settlement of estate and pay the estate tax into two, no? For one is for the cooperating heirs. That would be one topic for our video. And another one for the fighting heirs. Kasi iba-iba po ang procedure sa aking opinion at nakita sa mga revenue regulations ng BIR. Okay, so next time, I will be discussing this, no? Ito yung mga mandatory requirements at paano po mag-fill up ng estate tax amnesty return involving, number one, yung sabi nga natin, cooperating heirs and the fighting heirs, no? I will discuss that immediately this week. And wait for it, no? It will be a very nice video because step by step po, i-discuss ko paano po, ano po, paano pagkuha ng mga tax identification number ng disease, paano po mag-apply magkuha ng ETAR, yun po yung estate tax amnesty return at paano pag-fill up, saan po ipanotaryo, kailangan bang notaryohin siya kahit na nagko-cooperate, yun po ang mga issues na i-discuss natin during the next episode, which I will do it within this week. So, yun po ang aking news and I'm just happy to announce nandito na po implementing rules. And shout out nga pala doon kay Philstar Realty, ang aking kaibigan. Siya po ang nagbigay sa akin nitong revenue regulation na ito during our live discussion last Sunday. And I'm thank you bro. Salamat dito ha. And sa lahat po, sukran and see you again next time. Bye-bye.